Hello mga loves! Welcome po muli dito sa aking channel. Ako po si Smile here, ang magandang babae sa balat ng lupa. Pero charot lang yan mga loves. At ang ating topic for today ay tungkol po sa ating mga single parents out there. Ayan. So bago natin ito umpusahan, gusto ko lang kayong i-shout out. Shout out po sa inyo at gusto ko lang malaman nyo na saludo po ako sa inyo mga lalabs. Napakahirap maging single parent, di ba? Lalo na kung, halimbawa, marami kang anak, okay? Ang hirap niya kasi, halimbawa, yung nanay or yung tatay nasa ibang bansa, and then naiwan yung mga anak doon sa lola or sa mga kapatid mo or else sa mga pinsan mo, ganyan. Napakahirap siya. Pero kinakaya natin mga single mom para sa kabubuti nating lahat. So, sa mga hindi po nakakaalam dyan, ako po ay isang single mom at mayroon po akong isang anak na 16 years old na po ngayon. Actually, magsa-17 po siya sa November. Sa awa ng Diyos, nabuhay naman kami kahit wala yung kanyang tatay or kahit may pamilya na yung kanyang tatay or kahit wala kaming nakukuhang sustento, kahit emotional support, wala kaming nakukuha. But thankfully, and I'm grateful na buhay na buhay kami hanggang ngayon. At saka masaya ang puso ko. Sa mga lalabs, paano nyo ba tinuturuan? Yung main topic natin dito is paano nyo ba sinasabi sa inyong mga anak kapag nagtatanong sila tungkol sa tatay nila or nagtatanong sila tungkol sa nanay nila. Halimbawa, nagtatanong sila na taga saan, bakit kayo nagkahiwalay, bakit walang suporta, bakit hindi nagpaparamdam, o yung absence ng tatay, ganon. So, para sa akin mga lalab, i-share ko po sa inyo ito kung paano ko ba ginagawa. Well, sabi ko nga kanina, within 16 years or 17 years, naging single mama ko hanggang ngayon. At saka, since nagbuntis ako, wala po yung tatay na anak ko, wala po, hindi kami magkasama. So, magkahiwalay kami kasi mga bata pa kami noon, kailangan niya mag-aral at saka ako, syempre, ayokong tumira sa kanila, even though sinabihin ako na titira ako doon, kasi choice ko na doon ako sa parents ko. So, ano nangyari? Nagkahiwalay kami, wala nang communication, ganyan. Kumbaga, ang dating sa akin, inabandon na kami mag-ina. Pero, kahit inabandon na kami, kasi yun talaga, inabandon na ka kasi nga, di ba, walang support, financial support, emotional support, material support, walang ganon. So, even though ganon yung nangyari, pero kapag nag-uusap kami ng anak ko, hindi ko sinasabi na ganito, ganyan, ganito kasama yung tatay mo. At kapag may time kasi mga lalabs na nagtanong sa akin yon, at lagi kong sinasabi po sa kanya na wag po siyang magtanim ng galit sa tatay niya, and then lagi niyang isipin na hindi nag-work yung relationship namin ng tatay niya dahil po siguro hindi kami meant to be, ganyan, kumbaga naging part lang siya ng buhay namin. Sabi ko nga sa anak ko, anak, masakit nung umpisa, lalo nung nagbubuntis ako na wala man lang support, sobrang hirap nung tasang bata ko pa noon, then nag-aaral, hindi na ako nag-aaral, nagtatrabaho ako noon, at saka tindera ako noon sa bakery, and then minsan nag-duty pa ako ng gabi, ayan, para makaipon lang kasi kakarampot lang naman yung sahod doon. Tapos walang support talaga, sincero support mga lalabs. Pero nung pinanganak ko sa yung anak ko, nagkita pa kami sa hospital kasi tumulong naman siya. Yung parents niya pala, actually galing sa parents niya yung pera na yun. Tumulong siya pambayad ng bill namin sa hospital kasi sa hospital po ako ng anak, public hospital. And then yung last namin na nagkita kami. So mga lalabs, until na lumalaki na yung anak ko, tapos may mga time na pag-uusapan namin yon, at saka lagi, yun ang tinatak ko sa isip niya na huwag magtanim ng galit sa tatay niya, although masakit, hindi kami nagkatuluyan, walang support, walang lahat, pero tatay pa rin niya yun. Kumbaga, it takes me a while na ipaintindi yun sa kanya. And then mga lalabs, after 13 years, ayan, nagparamdam yung tatay niya. So, 3 years ago siguro, kasi 16 na siya yun. Nagparamdam yung tatay niya, nag-chat sa akin na kung pwede niya daw ma-add yung anak ko sa FB. Ayan. Hindi ko alam kung paano niya nalaman yung account ko. Pero
siguro hinanap niya, hindi ko alam mga lalabs. Nabigla lang ako na nag-chat siya na ganito. Sabi ko, sige, add mo, tsaka magpakilala ka kung sino ka. So, ayun lang. And then, humingi siya ng sorry that time sa nangyari daw sa amin, dun sa nagawa niya. So, sinabi ko sa kanya na, noon pa kita napatawad kahit hindi ka humingi ng sorry, hindi para sa iyo kundi para sa amin ng anak mo para makamove on kami. Ganon mga lalab. So, ako kasi wala akong time mag-hate ng tao. Wala akong baga puro pagmamahal yung nasa puso ko. Ayaw ko ng yung may taong nakatampuhan ako or ayaw ko ng may kagalit ako. Ayaw ko ng ganon mga lalab. And then, from now on, from that time pala, from now on, nag-uusap na sila ng anak ko, ayan, minsan humihingi yung anak ko ng pera, tapos binibigyan naman siya ng tatay niya, kasi malaki na siya eh, 13 years old siya nung nagkakilala sila ng tatay niya, so may sarili na siyang isip, tsaka may sarili na siyang, kumbaga minsan, diba, pag naisip niya, hingi ako sa ganito, ganyan, sa tatay niya. So, pero mga lalabs, bago yun, umabot siguro ng 1 year, na ayaw niya makipag-usap sa tatay niya. Parang galit siya, or may hinanakit siya mga lalabs. Pero, tinuturuan ko siya na wag nga i-hate, or bigyan niya ng chance yung tatay niya. Diba? Ganun ako kabait, no? Diba? Hindi ko nilalayo, kumbaga pinaglalapit ko pa silang mag-ama. Kasi yun naman ang dapat mga lalabs. Sa mga single parents dyan, although may mga pinagdaanan tayong masakit sa mga tatay ng mga anak natin, nasaktan tayo, pero syempre tatay nila yun or nanay nila yun, kailangan po na maging okay yung relasyon nila. And then one time, kaya ako naisipan yung vlog na ito, kasi kinutukso ako ng anak ko ng time na yun na nag-uusap kami sa messenger. Sabi pa niya sa akin na, sabi mo, kasi tinanong niya ako na, mama, ganito, ganito. Basta may tinanong siya, tapos sabi ko, chinat ko si papa mo na graduation, kasi graduation niya nung Friday. So, chinat ko nga yung tatay niya. Sabi niya sa akin, akala ko ba hindi kayo nag-uusap, sabi niya. So, sabi ko, anak, nag-uusap kami kapag tungkol sa'yo, hindi yung tungkol sa amin. Siyempre, may pamilya na siya, at saka masaya ako na meron siyang pamilya sa kanyang pamilya. Well, kasi ang, kumbaga, ang purpose ko is kung bakit gusto ko maging okay naman yung relasyon. Kasi para sa anak ko, hindi para sa akin. Kasi ang tagal na yun eh, tsaka may pamilya na siya. And then, kumbaga, ewan ko ba sa anak ko, tinutokso niya ako, ganun, bakit sabi ko raw hindi na kami nag-uusap. Tsaka mag-uusap kami kasi tatay yun ang anak ko. Tsaka kapag may importanteng bagay tungkol sa anak ko, kailangan nalaman ko ako yung nanay eh. Ako yung, kumbaga, ako yung nandyan nung simula ng baby pa, diba? Siyempre, karapatan ko yun na malaman kung ano yung mga pinag-uusapan o ano mga importanteng okasyon sa buhay niya. So, ayun lang mga lalabs. And then, ang punto ko dito sa paggawa ng video na to is sa mga nanay dyan, sabi ko nga kanina, although may mga masasakit po tayong pinagdaanan nung kayo pa ng tatay ng anak mo, nung kayo pa ng nanay ng anak mo, pero mga lalabs, kumbaga, wag niyong gatungan kasi yung mga bata may mga hate na yan, pagtatampo, hinanakit sa parents, sa absence ng parents na walang pakialam. Wag niyo pong gatungan yun, kumbaga instead, burahin niyo po yun sa isip niya at saka sa puso niyo by teaching them na to love and respect their father or their mother. Ganun po siya, kailangan na wag po natin na silang, wag niyong gatungan yung nag-aapoy na sa puso nila yung galit na yun. Kumbaga, tayo yung daan para mabura po yun. At saka, anyway, depende kasi sa situation mga lalabs, diba? Kasi minsan may mga parents din na nagloko. Sa akin kasi hindi naman nagloko nung time na yun nung kami pa. Kumbaga, mga bata pa kami noon, wala kaming alam sa mundo. At saka nag-aaral siya, then na-stop ako ng pag-aaral noon kasi nga sa hirap ng buhay, nagtrabaho ko at the time dumating yung anak ko sa buhay ko. Pero I don't have any regrets mga lalabs na nangyari yun kasi masaya naman yung buhay ko. At saka okay naman ako ngayon, yun ang importante, di ba? So, hindi ibig sabihin noon na sabi ko wala akong regrets. Kung mapapanood nyo yung mga dalaga natin dyan, huwag nyo pong tularan yung, kumbaga, umiwas po kayo sa ganun. Kailangan masita muna lahat bago nyo po ibigay yung sarili nyo doon sa
minamahal nyo kasi kailangan na para hindi po kayo mahirapan. Kasi kami, marami din kami struggles ng anak kong pinagdadaanan. Pero mga lalabs, ang pinaka grateful ako kasi nandyan yung parents ko na hindi ako tinalikuran. Kumbaga full support sila, hindi nila ako pinabayaan. Kaya siguro nakayanan ko rin yung pagsubok sa buhay namin. Hindi po, minsan nakakalungkot kapag yung anak natin may sakit o yung anak natin at nandito po tayo sa abroad, nagkalayo kayo, di ba? May mga pakangailangan kasi hindi naman kahit bigyan mo ng pera yan, hindi mapapawi yung lungkot na namimiss ka. Ganun kahirap maging single parents. Ayan. So, sa mga mommies dyan na may mga hinanakit doon sa tatay ng anak nila, kasi mga lalabs, di ba? May mga parents na hindi nagbibigay sustento yung tatay o yung nanay. Kasi dapat both parents kasi yung nag-susupport sa kanilang anak. Hindi lang po tatay, hindi lang po nanay. So, kailangan dalawa po kayo. Tulungan yan. Lalo na sa mga single parents yan. Kailangan tulungan kayo nung papa ng anak nyo or nung mama ng anak nyo. Kasi, obligation po natin yan. Hindi lang yung tatay. Pero may mga gulang na talagang nai-stress, nakakahingi ng support galing sa tatay. Pero kasi sa akin, mga lalabs, magbigay ka man o hindi, tuloy ang buhay. Ganon. Kasi hindi ko i-stressan yung sarili ko kung hindi ka magbigay. Kung hindi mo man naibigay sa anak mo, problema mo na yon, di ba? Balang araw, pagsisihan mo yan. Pero gagawin ko ang lahat bilang nanay para sa ikakabuti ng anak ko. Ganun kasi hindi ko na-stress yung sarili ko dyan, kakahingi ng support, mga lalabs. Kung tutusin, nung nagbubuntis ako, kailangan ko talaga ng support. Pero never akong humingi ng support dyan. Kung magbibigay ka, thank you. Kung hindi, thank you. Bahala ka sa buhay mo. Anyway, pagdating ng araw, hindi naman ako yung sisingilin ng panahon or hindi naman ako yung sisingilin ng anak ko. Problema mo na yan, diba? So, ganun lang. Gawin natin yung nararapat para sa ating mga anak. Tsaka sa mga mamis dyan na nai-stress, mga support na yan. Nako, magtrabaho na lang kayo, mas masaya pa. Talaga mga lalas, magtrabaho kayo, at least mabigyan niyo yung mga gusto ng mga anak niyo. At saka, salute po ako sa inyong mga single parents. So, anyway mga lalabs, sabi ko kanina, yung punto ko dito na kapag yung anak niyo may hinanakit sa mga tatay nila or nanay nila, huwag niyo na pong gatungan. Instead, burahin niyo po yun sa puso nila. Kumbaga, turuan niyo po silang respeto at mahalin yung kanilang tatay or nanay para lumaki silang maging mabuting tao. Kasi hindi maganda kapag may galit tayo sa puso. So hanggang dito na lang mga lalabs, at God bless you sa mga single parents natin dyan. Laban lang tayo, kaya natin yan. Naku, tayo po ba? Mga strong tayo. Kumbaga, salut, 100% salut po ako sa inyo. So, hanggang dito na lang yung aking vlog. Mag-iingat po kayo lagi.